Uy, ano na naman ang iniisip mo? Ano ka ba? Huwag kang praning. Mahal ka nun. At saka alam mo, kung may tiwala ka sa isang tao, magiging masaya ang pagsasama nyo. Basta magtiwala ka. Dahil kung lagi kang nag-iisip ng mga bagay na di mabuti, baka ikaw pang maging dahilan ng sana masayang relasyon. Sabalit dahil sa di magandang iniisip mo, nagbago ang lahat na sa pakiramdam mong hindi naging sapat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Oh, Miko, isubo mo na ulit ito. Huwag ka na mahiya. Wika ako habang hawak ang isang biskuit. At ayan, sinubo na naman ni Miko. Nag-iinarte pa. Gusto din naman. Mukhang nagkakasubuan na kayo ah. Wika ng lolo ni Miko nakakarating lang. May kasama siya. At di ko alam kung sino yun. Tapos nagulat ako kasi naman pagkakita sa akin ng isang matanda. Pinalo niya ako kaagad ng isang tuyong palaspas. Grabe. Di ko alam kung bakit niya ginawa yun. Ay iho, ay kinabahan ako sa presensya mo. Saan ka ba nang galing? Wika ng matanda sa akin. Sa sementeryo lang po, dumalo lang po ako sa namayapang asawa ko. Wika ako. Eh, ganun ba? Oo siya, hindi ko na patatagalin pa. Wika ng matanda tapos eto. May inilabag siyang planggana sa harapan ko. Tapos may kulay itim na tubig siyang inilagay dito. At eto, may pinahawakan siya sa akin na malaking kandila tapos sinindihan niya. At ang sabi ng matanda, hayaan ko lang daw na pumatak ang luha ng kandila sa kulay itim na tubig. Eto, ginawa ko lang yung sinabi niya. Nakatingin lang talaga ako sa bawat pagpatak ng kandila. At sa paglipas ng oras, tila ba may nabubuo na pero hindi pa malinaw. Tatang, ano po yan? Tanong ni Miko. Huwag kang mag-alala, hindi titi yan. Wika ni Tatang kay Miko. Grabe naman tatang, halos isang taon na yun, di nyo pa nakakalimutan? Wika ni Miko. Ay, sa laki ba naman ang titi na yun, iho, saka pre ata yun. Wika ni tatang kay Miko. Ano yun Miko? Tanong ko. Wala yun Tito Paulo. Wika naman ni Miko. Ah, ganun ba? Wika ako tapos eto. Nagulat ako nung may ipakita sa akin ng lolo ni Miko. Natawa ko bigla kasi naman. Isang hugis titi na patak ng kandila, putik. Eto, iho, ang gumalaw kay Miko. Wika ng lolo ni Miko. Tawan-tawa ako eh. Lolo, saan mo kinuha yan? Tinago ko na yan eh. Wika ni Miko sa lolo niya. Oo nga, itinago mo pero alam ko naman kung saan nakatago. At saka Miko, umalis ka dyan sa tabi ni Paolo at baka mamaya eh kung ano namang mabuo di yan. Wika ng lolo ni Miko. Natatawa tuloy ako. Kaya naman ito, habang pinagmamasdan ko ang patak ng kandila, wala pa rin akong makita na hugis.
Nakakainip pero nakaka-excite. Ang tagal kasi mabuo ng bawat patak. Tapos eto, natatawa kay Miko. Nasa tabi ko na naman siya habang hawak ang kandilang parang hawig ng sa akin. Pati nga yung size parang sa akin din. Hoy, Miko, sa palagay mo, anong mabubuo dito? Wika ako. Ewan ko ba, Tito Paulo? Baka kapartner nitong hawa ko. Wika ni Miko. Gagi ka talaga, Miko. Umayos ka nga. Wika ako. Ayan. Parang nagkakahugis na. Wika ni Miko. Nakakatuwa lang si Miko. Kasi naman, tutok na tutok siya sa bawat pagpatak ng luha ng kandila. Oo nga, Miko. May hugis na. Wika ako. At eto, sa paglipas pa ng ilang sandali, ipinatigil na ni Tatang ang pagpatak ng luha ng kandila. Pero, bakit kaya ganito ang nabuo? Anong ibig sabihin ng hugis na to? Halo? Bakit ganyan? Wika ni Miko. Ay, iho. Handa ka na bang malaman ang ibig sabihin ng hugis na to? Wika ni Tatang. Natatakot po ako, pero sige po, ano po bang ibig sabihin niyan? Wika ako. Sa matagal na panahong nagdaan, muling mabubuo ang puso mo. Magiging masaya ka na tila ba wala nang hangganan ng lahat. Mararanasan mong muli na maging masaya sa isang taong akala mo ay panghabang buhay na. Subalit tila ba di sang-ayon sa pag-ihip ng hangin ng tadhana mo. Masusugatan ng puso mo, subalit patuloy kang kakapit, patuloy kang lalaban, patuloy mong patutunayan ang nararamdaman mo. Hindi ko alam, iho, ang kahadtungan mo, pero hawakan mo ang pusong ito, itago mo, at huwag mong hayaang tuluyang maghiwalay. Dahil kapag naghiwalay ng tuluyan ang pusong ito, tuluyan na din maglalaho ang tadhana mo na parang usok na tinangay ng hangin papalayo hanggang sa tuluyan ng maglaho. Wika ng matanda. Agad kong kinuha ang hugis pusong patak ng kandila na may hati sa gitna. Iningatan ko itong mabuti, baka kasi mabiyak. At ito, sobrang tumatak sa isip ko yung sinabi ng matanda. Parang bigla ako naging balisa. Tapos, ito, si Miko. May dalang plato. Natatawa tuloy ako. Bakit ba may dala siyang plato? Oh, Miko, ano yan? Wika ako. Dito mo lagay, Tito Paulo. Baka mabiyak yan kapag hawak mo lang. Wika ni Miko. Miko, ang talino mo. Imagine naisip mo yun. Wika ako. Siyempre gusto kong maging masaya ka, Tito Paulo. Wika ni Miko. Ay nako, napapangiti talaga ako kay Miko. Ang cute at ang kulit. At eto, pagkapatong ko ng patak ng kandila sa plato, nakahinga na ako ng maluwag. Huwag sanang mabiyak. At eto, nagpaalam na ang matanda. Pero ano bang ginawa niya sa akin? Ginamot ba niya ako o hinulaan? Pero totoo ba yun? Wala naman sigurong masama kung maniniwala ako. Pero sino ang magpapasaya sa akin?
Sino ang magbabalik ng mga ngiti sa labi ko? Sino siya? Kailan siya darating? Tito Paulo, akin na lang kaya to. Itatago ko na lang, ang cute kasi. Wika ni Miko habang nakatitig sa patak ng kandila na nasa plato. Napapangiti tuloy ako. Ang cute kasi ni Miko, nakakagigil. Pag-uwi talaga namin sa bahay ko, yayakapin ko siya na mahigpit. At eto, may nag-text sa akin. Kaya naman, binasa ko kaagad. At aba, si Andy pala. At eto ang text niya. Tatay, yung rep natin, natanggalan ng pinto. Kailan ka bibili ng bago? Mas matanda pa sa akin to. Tapos yung yelo na ginawa ko, hanggang ngayon di pa natigas. 2 araw na hindi pa matigas. Huwag kang uuwi na walang dalang bagong ref. Bigani Andy.